Hindi lang po views, kundi kaso ang napala ng mga nasa likod ng isang prank na pang-content sana sa vlog. Hindi kasi biro ang idinulot ng ikinasang pekeng pandurukot na nirespondehan ng isang totoong pulis. Ang tensyonadong tagpo, panuorin po sa pagtutok ni June Veneracion. Diretso pa. Doon sa may likod ng ano. Sige pa. Prank lang ang kuhang ito sa isang kalye sa Las Piñas City noong April 6. Sa video, may darating na itim na kotse at pagbaba ng mga lalaking nakaitim na bonnet. Sa takot, nagtakbuhan ang mga tao sa tindahan. Ang prank, gawa ng grupo ng mga vloggers. Pero hindi nila inasahan ang sunod na pangyayari. Isang lalaki na may baril ang nakasaksi sa kanilang ginawa at tinakalang totohanan yun. Prank lang kuya! Oh my God, sorry po kuya! Isa sa grupo ang sumubok na lapitan ang may hawak ng baril para humingi ng dispensa. Prank lang po kuya! Sorry po! Ang lalaking may baril ay pulis pala na nakatira lang sa lugar. Siya si Staff Sergeant Ronnie Conmigo. Hanggang sa nagsabi na lang, sir, prank to, gumagano na lang sa akin. Medyo naimasmasal ako, sabi ko, madidiskrasya ko pa itong mga to. Nakakagalit daw na dahil lang sa kagustuhang makarami ng views sa mga vloggers, muntik na makadisgrasya si Conmigo na 26 years na sa serbisyo. Kung iba-iba po yun, kung sakaling trigger happy yung police o may mga iba pang hindi, sir, police, nabaril sila. Kinasuhan na ni Conmigo ng alarming scandal ang lima na may pakananang prank video. Para hindi na po maulit yung ginagawa nila, sir. Kasi maraming gumagaya. Pangit din sa mata ng bata yung ganun. Tsaka napakadelikado, sir. Sa mga nagbabalak na gumawa ng mapanganib na prank, mag-isip-isip daw muna kayo. Dahil sabi ng PNP, marami pang mas mabigat na kaso ang pwedeng isampa laban sa inyo. Binabalaan po natin yung mga vloggers at yung mga prankster na huwag po nating gawing biro ang mga vlog and pranks about sa paggawa ng krimen sapagkat yan po ay may kaukulang parusa. Ano po? Sa Revised Penal Code, Article 153, tumults and other public disturbances, at ito po ay nagkakaroon ng kulong. May kulong po ang penalty dito, 6 na taon. At kapag in-upload online ang prank video, pwedeng maging violation niya ng Article 10175 o yung tinatawag nating anti-cybercrime law at 1 degree higher ang penalty. Pwede kayong makulong ng 12 taon. Ang video ng kidnapping prank umani ng halos 900,000 views sa Facebook at mahigit kalahating milyon sa YouTube. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng vloggers na matagal nang gumagawa ng mga prank video sa kanilang mga social media platform na anilay pang good vibes lang daw. Sa isang video post pagkatapos ng insidente, ikinuwento ng mga vlogger na sobrang natakot daw sila nang matutukan sila ng baril. Gayunman, nang mapag-usapan kung gagawa pa ba sila ng ganong klaseng prank, oo raw, dahil hanap buhay daw nila yon. Pero magiging mas maigat na daw sila sa susunod para hindi makadamay ng ibang tao. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.